I'm of the belief that all children are our children. Mayroon tayong responsibilidad na protektahan ang lahat ng bata. At kung may kahit isang bata na nasa panganib o inaabuso, tungkulin natin na sila ay saklolohan. Dear colleagues, a community of children in Socorro, Surigao del Norte, is crying for help. These children are our children. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Mr. President, nakakahindik po ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. And it is a matter of grave urgency that I am afraid could not be postponed. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Napakaganda po ng munisipyo ng Socorro, kilala para sa Sohoton Cave at lagoons, at katabilang din ng sikat na isla ng Siargao. Pero sa likod ng likas na ganda ng munisipyong ito ay may kakilakilabot na sekreto. Matagal na ang People's Organization na ang pangalan ay Socorro Bayanihan Services. Kilala ito dati sa pagiging civic organization na nagsusulong ng bayanihan sa munisipyo ng Socorro. Ngunit noong 2017, nag-iba ang hugis at anyo ng organisasyong ito. Ayon sa mga taga-Socorro, kasama ang mismong mayor ng munisipalidad, nagsimula ang kulto noong may isang 17 na taong gulang na bata na ginroom para maging susunod na di umanong tagapagligtas. Kinumbinse ng leader ng organisasyon na itong si J. Renz Kilario na ang gawing leader ng Socorro Bayanihan Services dahil nga siya ang susunod na Mesiyas. Siya daw ang bagong Jesus. Siya daw ang magliligtas sa kanila. Siya ay binigyan ng script, tinuruan paano tumindig at magsalita na may tikas ng isang Mamerto Galanida na 3-term mayor ng Socorro at 3-term na bukal. Pagkatapos ay idineklara ni J. Renz sa komunidad na siya daw ang reincarnation ni Senyor Santo Niño. Itong ang kabanganakan ni Senyor Aguila. Noong Pebrero 2019, niyanig ang Surigao del Norte ng isang lindol. Nakakita ng oportunidad si Senyor at ang kanyang mga handlers. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on AWOL. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts
had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Ayon sa isang nakapanayam ng aking staff na dating elementary school teacher, sabi daw ni Senyor Aguila, wala daw government employee ang pupunta sa langit. Kung may mga utang daw kami, huwag daw kami mag-alala dahil buburahin daw ni Senyor Aguila ang aming mga utang. Hawak ko po, Mr. President, ang salaysay nitong dating DepEd teacher na ito. The mountain allowed the cult to continue its activities without scrutiny. And this is where the harrowing tales of child abuse come in. I would like you to listen to this video of one alias Jane. Ako tuod si, tawagan na kan ko sa ngalan na si Jane, 15 years old, sa ka-minor. Ang ahong ambisyon nga unta na may mahitabo sa ahong kaugmaon nga mahuman ko sa ahong pag-eskwela, makatabang ko sa kapobreon sa ahong mga ginikanan, ug unta na mahimo kong army sa uguya paming sa kaskapihan nga dito ko giminjo sa ahong kabatanon, giminjo ko ni Jaren Skelaryo nga among gituuhan na siya among Ginoo. Ug amo pong, ug ako po usa ka minor nga gihanjo ni Jaren Skelaryo nga makig-sex nga murag feel na ho nga murag grip ko kay sa ijang kadaka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na unta na agahong muna-una pa na pas pag-eskwela nga dili pa ko maminjo nga makauman pa ko sa eskwela na ho nga dili unta na ko maingon ani o guya paming sa kaskapihan nga agaho usap ko daong ginikanan giminjog lain bisag na aragang tatay ang kasakit para na ho nga giminjo si jaglain ang nanay sa usapod ka pamilyado nga unta na sawa pa ming sakas kapihan bisag ubri rami malipay ko nga buomi ang panawagan na unta injuming tabangan nga dili na ko maibalik sa ginikanan kay gusto ko sa ang tatay kay aron na ako ikaugmaon ug ang panawagan pud nga ag mga minor nga parinaho na tuas kapihan unta injong tabangan kay aron makahuman sa ilang pag-eskwela ug para na ako nga na-scam, para na ako nga minor, para na ako naunta na dili sila mahibalik sa ilang ginikanan. Kay lagi lisod dito ah, uminjoon ra perme. Eto naman po si alias Chloe. Pilit pinakasal at kinulong pa sa kwarto para pilitin makipagtalik. Totoo si tawaganakan ko sa ngalan. Ako tood si Chloe, 15 years old. O isa ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ko itong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senyor Aguila nga among gituuhan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka-minjo na ako, ninghanjo ko sa akong ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kong miskwila. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gadyo ta mosunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Uwi na liko nila ay makapabuwag ko maura ag kamatajon. Motong nagpahila ko ako subot sa akong gibati nga ingon ana di gadyo dapat ag ilang pagtuo sa Ginoo nga bisag ako nga giingon ani dapat gadyo sila nga matuo kay Ginoo lagi kuno. Motong panahon nga gibutang ko sa bahay nilang Jerens o namutana si Just Lucky nga nakuha na ba kuno ko or nakigsix na ba kuno na Lucky. Unja, niingang mag-Lucky nga waya pa kuno. O itong giingnan si Jan nga, naman waya pa man ninyo kuha ang mga gagmay raman ng inyong asawa. O sa pa-authorize na ninyo na rapon kay inyo ng mga asawa. Dahil panahon nga, gilakan Miss Puerto, ay gusto gadyo nila nga kuhaon na makasix na na Lucky. Unja, dito nga tayo minhila ko, unja, kaingan ko ma-rape ko ito, pero madyugan ni kay Aglaki. Aning kuhaan niya nga, inhilak po si Jan, ang utana si Jan,
unsa ko ni diyang sa nganong way dili ko na kumusugot kung giingnan nga dili pa ko gusto mamindyo og ikaw may gusto nang mawa kay gaho gad yung gusto makahuman ko giskwela sa akong mga ginikalan nga naapa din ha unta mo lugsong na mo kay di ko gusto nga magihan sa mangho nagnagihan ako. Gusto ko nga makahuman sila giskwela gusto ko nga na sila grado gusto ko nga magupanta pero dili diha ah. Gusto ko nga muari na mo na dili kaya na tadiha mag-uban may ikaw maon din na. This cult is armed and dangerous. Ayon sa isa pang menor de edad na itatago natin sa pangalang Renz, nakita niya mismo ang mga armas ng kultong ito. At nakita din niya ang sinasakong armas noong eleksyon. Ako tood, si Chloe. Ako si Renz Abando, 12 anos ang pangidaron. Ang takas ko sa kapiyan sa nakustungas paksol ang agi niya. Nagkakita ko nito sundang kung mga armas dito ko sa bahay ng nagkakita ko dito sa katipong eleksyon ng paksol ang masako ang armas. So naminjog ang tatay. Dito may dito sa kapihan. Nagto kay di mas ganas na niyo minjog ang tatay kay mabungkag mga ang pamilya. Nga, manasin ipatulog ko to. Di man siya masugot o anong minjos na, ang minjos tatay. Nga, yung ko man siya, si Jared Jimena ko an, minjok ka daw. Mga hong mga amiga na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na kalisan dito. Paano po sila nagkakapera? Kinukolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng Bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AICS, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. In July of this year, Mr. President, may 8 bata po na nakatakas na sa kulto at nasa kanlungan ng LGU at DSWD. Nagbuo ang Municipal Mayor ng Socorro na si Mayor Risa Timkang ng task force para gumawa ng aksyon laban sa kultong ito. Ngunit makapangyarihan po ang kulto. And this, Mr. President, is the urgency of the issue I am talking about. Gamit ang kanilang pera at impluensya, kinakasangkapan po nila ang mga magulang ng mga batang tumakas na miyembro pa nila
at nagsasampa po sila ng habeas corpus ng mga kaso para maibalik ang mga bata sa kulto. Nagtagumpay na sila sa isang bata at itutuloy po nila isa-isa hanggang makuha po nila lahat. Ang mga bata na po mismo ang nagmamakaawa na huwag na silang ibalik sa kulto. Bakit nga naman nilang gugustuhing bumalik sa isang komunidad, sa isang leader na nanloloko, nanggagahasa at nananakit? Mr. President, this cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Alam ko hindi natin ito alam, mga colleagues, dahil lagi naman may nagpapa-picture sa atin. Mr. President, this situation is so urgent na agad pong lumipad ang aming team sa Socorro to understand and vet the issue. And what we have learned is dire and despicable. We need to save those children. It is our duty, not just as senators, but also as parents, as human beings, to save children in most need of our help. We managed to raise the age of sexual consent. We passed the law penalizing child marriage. We strengthened protections against child trafficking. Now, real children are in danger. And time is of the essence. We cannot, we must not look away. Dagang salamat kaayo, Mr. President.